Kitchenatics, welcome to my channel. Tayo po ngayon ay magluluto na naman. Medyo maginaw dito sa amin. Makulimlim. Tingnan nyo yung aming laba. Ay medyo, ayan, mahangin. Ito sa view ng aming kusina. So, magluluto tayo ngayon ng simpleng fried rice na napakadali. Wala tayong dapat hiwain, wala tayong dapat anuhin. Basta ilalagay lang natin lahat. So, panoorin po natin. Ito lang yung ating mga ingredients para sa ating simple na fried rice. So, gagamit tayo ng gloves. Ito may rice tayo dito. Meron tayong egg yolk, mixed vegetable, powder na garlic, onion powder. Siyempre, yung egg whites natin, gagamitin pa rin natin. Siyempre, gagamit tayo ng oil pang gisa natin. Ngayon, yung ating egg yolk, lalagay na natin dito sa ating rice. So, hahaluin lang natin. So, ngayon, nahalo na natin. Mag-start na tayo ang mag-isa. So, ngayon, naglagay na tayo dito ng oil. So, ngayon, mainit na yung ating kawali. Lagyan natin yung egg white natin. Lagyan natin ng konting salt. Lagyan na natin yung ating rice. Kailangan mainit na mainit yung ating kawali. Lagyan na natin ng salt. At naglalagay din ako ng konting nor powder. Ito yung vegetable yung gamit ko. Lagay na rin natin yung ating mixed vegetable. So, napansin nyo iba yung kulay, diba? Kasi yung ating egg yolk ay inihalo na natin sa ating rice. So, kahit walang ulam, pwede natin siyang kainin. Lalagay na din natin yung ating garlic powder. Onion powder. Pwede rin kayo mag-add dito ng ham. Ipiprito nyo muna siya. O kaya ng bacon. Ipiprito nyo din muna siya. Bago nyo siya i-mix dito sa ating fried rice. Pag maluluto na yung pagluto na yung ating fried rice, saka nyo i-mix yung mga ingredients na gusto nyong ilagay. Kahit hipon, pwede natin lagyan. Pinakang advice ko lang kung magluluto kayo ng mga ganitong hindi siya sobrang mamantika, ang gagamitin yung kawali ay non-stick. Kasi kung hindi non-stick ang gagamitin natin, didikit talaga yan sa ating kawali kung hindi siya maraming mantika. Ito kasi konti lang yung mantika natin nilagay, pero non-stick yung ating kawali. Kaya madali siyang, hindi siya didikit. Nakikita niyo, hindi siya dumidikit. Kahit medyo basa yung ating rice. Pag napansin nyo yung fried rice nyo ay hindi na siya nagdidikit-dikit, medyo naghihiwa-hiwalay na siya.
ibig sabihin nun, luto na yung inyong fried rice. Ayan. Dahil ito ay luto na, naghihiwa-hiwalay na yung rice natin kasi napiprito-prito na. Tama na po ito. So, ito na po yung ating simple na fried rice. Walang, pwede na siyang kainin kahit walang ulam. So, dahil makikita nyo na yelong-yelo yung kulay ng ating fried rice dahil sa ating secret na egg yolk. So, ganun lang po yung paggawa natin ng simple na fried rice. Wala tayong dapat hiwain kundi kamatis at saka yung ating onion. Ano nga bang tawag yan? Nakalimutan ko na rin. Spring onion pala. Oo. Spring onion at tomato. Yun lang yung hihiwain natin. Napakadali. So, may ulam na tayo. Pwede natin ternuhan ng tuyo. O nung kahit na ano. Napakasimple. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thanks for watching.